Ang aklat ng Isayas. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isayas na anak ni Amoz tungkol sa Huda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karuahe at sa matatapang nilang mga ngabayo. Sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinabi. Paparusahan niya ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Hindi Diyos ang mga Ehipsyo. Sila'y mga tao rin. Karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu. Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa, pati ang mga tinulungan nito. Sila'y pare-parehong mawawasak. Ito ang sinabi sa akin ni Yahweh. Walang makakapigil sa akin sa pagtatanggol sa bundok ng Zion. Kung paanong ang leon ay hindi mapipigil sa paglapa nito sa kanyang biktima, kahit pa magsisigaw ang mga pastol. Kaya't sa pagdating ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ay walang makakapigil upang ipagtanggol ang Zion at ang mga burol nito. Tulad ng pag-aalaga ng ibon sa kanyang inakay, gayon iingatan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Jerusalem. Ipagtatanggol niya ito at ililigtas, hindi niya ito pababayaan.